Ngayon, una natin. Yan, nakauna. Pakinggan nyo. Tsaka kalapitin ko to. No, iba, marinig nyo. Yan, may audio na yan. Kasi nga, normal na yung biasing niya. Lagyan muna natin ng laptop para mas marinig nyo ng maayos. Welcome to my vlog. Sensya na, nabuksan na natin. For today's video, meron tayo rito ang package na galing JNT. Taga Quezon, Katanawan, Pakabit, Barangay Bayanihan, San Narciso, Quezon. Yun. Shoutout sa inyo, sir, ha? Sara, maraming salamat sa makapirate tayo. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo sa akin. And then, sa mga nakapagpanood ng live ko sa may Facebook page ko, alam na nila to, or nakita na nila to, kasi nakuha ko na to, na-unbox ko na sa bahay, kaya gito, nakabukas na. Kaso, naisip ko, dahil sa kakalive-live ko, and then kabukas ko nito, nawala na ako ng content sa YouTube. Oo. Kaya binalik ko dito sa may shop. Sakto din, hindi ko rin nagawa sa bahay kasi kulang ng pyesa. Kaya dito, tuloy natin dito. Para kahit paano may content tayo. Yan, ulitin natin ha, package to galing Quezon, Candelaria, ano ba? Taba ba? Bayanihan, San Francisco, Barangay Bayanihan, San Francisco, San Narciso, Quezon. Yan. Kung ano ito, ay laman nito ay board ng Ace na CA3. Ang Ace CA3, LX20 and then LX10 is parehas lang ng board. Isa lang yan sila. Lalo yung LX20 and then Ace CA3, isa lang yan. Mukha lang yung naiba sa casing ba. Oh, yan, dahil nakabukas ito. Ito, JNT ito. Mukha sabihin nyo eh. Oh. Yan, pinadala lang sa atin. Hindi pinadala ni sir. Sensya na kayo, medyo madaldal tayo ngayon. Hindi pinadala ni sir yung buong unit kasi mas magastos, mas mahal daw yung babayaran. Kaya ito na lang pinadala sa atin. Kagabi, ang ganda ng live ko kasi nag-unbox tayo rito. Alam na mga solid supporter natin yan. Yan, ito. Ito yung isang board. Yan, channel A. And then, ito yung channel B. Tapos, ito yung power supply niya. Yan, ilabas natin. Kumain na ba lahat? Ngayon, katapos ko lang kumain. Walang ko, tuyo, gulay. Isda, gulay, and then ito, tuyo. Ngayon, yan, balik tayo rito. Tapos, may kwento ko na lang kasi na-troubleshoot na natin. Nung pinadala nito ni sir sa akin, ginaya naman nila, ginaya nila yung mga ginagawa natin sa paggawa ng board ng board ng LX20, and then basta yung itong design, ginaya rin naman nila, naglagay sila ng fuse kabilaan. Tama rin yung pagkatirada ng paglagay ng fuse. Yan. Tapos nag-fix bias na rin sila. Saan ba? Yan, ito. Tama naman yung mga value na nilagay. Yan, tapos nag-add rin sila ng transistor. Kompleto yan. Kaso sabi ni sir, ay ayaw pa rin gumana. Tapos, kaya ayaw gumana yon. Ang una kong nakita ay baliktad. Baliktad yung ito. Ito, binaliktad ko na to, binago ko na. Ulitin ko, pasensya na, hindi ko na ipakita kasi nagawang ko na ito nung nagla-live ako sa may bahay, sa may Facebook page natin. Yes, nagawa ko na. Ito, binaliktad ko na ito kasi nga tinrouble ko na siya. Yan. Dapat, kapag itong kasing original niya, itong D649 and then yung 669 is ganun talaga yan. Walang bakal. Purong, ano tawag dito? Silicone. Silicone matawag dyan. Yan. Yan, hindi na kailangan siya ng sapin. Ito, pag mag-replacement kayo, ito yung mangyari. Meron siyang bakal. Tapos, ang nangyaring ginawa nila ni sir is baliktad. Nakataob ito. Yung bakal na sa loob. Na baliktad yun. Dapat yung pangalan, ito. Baka mangyari ito sa inyo, kung sakaling gayahin nyo. Yan. Ang pangalan na yan, yan. Ang pangalan na 649. Dapat sa loob yan. Patulad dito sa isaw. No, sa loob, diba? Yan. Kasi yung pin yan, and then pin nito, iisa lang. Yan. Kaya dapat sa loob yan. Ang nangyari sa kanila, pinataob nila. Yun, doon, sublime na yun. Tapos, yung pangalawa na sanhi, baliktad yung, hindi baliktad, may sirang output. Meron akong nakuhang dalawang pera, isang pares, isa dito, and then isa dito. Basta, isang pares na
output transistor or C5200 and then A1943 na nagiging cause ng pagputok ng fuse dito. Kaya pagbukas ko ng dito sa may bahay, putok itong fuse. Kasi kahit anong palit nyo ng fuse dyan, kapag may output na sira, puputok at puputok yan. Kasi nga, puprotektahan niya eh. Yun. And then nakuha ko na to, nakuha ko na yung sira dito. Ang kulang na lang is tataniman na lang. Tataniman na lang. And then, may DC pa to eh. Nung tinesting ko sa may bahay, may DC pa. Wala kasi tayong casing niya rito. Kaya ang ginagawa ko, mag-i-inject lang ako ng supply na yung pang-testing natin. Papalit pa ako nito ng... try kong baklasin pa itong drive, oh. Minsan nasasira itong drive nito eh. Tapos yung maliliit na yan. Yan. Ito. Kaya yung tingnan nyo, yung bloke na resistor, oh, pinaltan na nila kasi siguro open yan nung nakaraan. Na hindi nila nahuli lahat na transistor. Sa may kabilang side naman, parang okay naman eh. Pero try ko pa rin i-jigan yan. I-jigan natin ng supply mamaya para malaman natin kung normal or hindi. So ngayon, stay tuned lang kayo. Kukunin ko lang yung pang-testing natin para masubukan natin kung itong channel na ito is normal. Ito, sigurado ako eh, kasi kagabi may DC talaga ito. Ay, ito trouble pa natin. Babaklasin ko lang ito. So ngayon, stay tuned lang kayo. Kaya pala may DC. Sana ba yun? May DC na lumalabas or hindi pa normal yung biasing niya dahil ito, binaklas ko yung mga maliliit na transistor. Ito, na-check ko na itong dalawang drive niya. Ito, buo ito. Sa daasan to. Dito galing. Yan, 5401 and then 551. Ito, short to. Yung 551 isa. Yan, sira ito. And then, ibabalik ko lang itong mga to. Kasi buo pa to eh. And then, wala pa namang kalawang. Maganda pa. Basta sira ito. Hindi ko na papakita ang baba. Try nga natin. Ang hirap na walang magandang pwesto. Lagi na lang tayo nagmingi ng pasensya. Yan o, dapat walang palo to dito kasi gitna yung collector nito eh. Yan o. Short to. Yan. Sira. So ngayon, papalitan lang natin to. Pag napalitan to, automatic. Okay na to. 551. Bali. Sana ba yun tayo? Ah, ito. Ito yung alas na palitan na resistor eh. Kompleto na at napalitan ko na. Kadalasan kapag masira, 'di ba, nasiraan kayo ng mga output, sira yung output. Kadalasan i-check nyo, kadalasan napapansin ko ito yung nasisira, itong dalawa na tong drive and then yung transistor na yan, maliliit na yan, 5401 and then 551 yan. Kadalasan nasisira yan. Tapos ito nga yung D669 and then 649. Ito yung kapares niya. Tapos paalala ko lagi ha. Dapat nakabaliktad yan. Dapat nakaganyan na sa labas. Ngayon, dahil nakabaliktad yan, kailangan mo ng tornilyo na plastic dyan. Or kung wala man plastic, is kailangan magsapin kayo ng meka na hindi sasayad yung bakal. Yung tornilyo dito sa bakal niya kasi magsusort yan. Yan. Ano ba bang ginawa natin? Tapos ito, pinalitan na natin ng... Yung dating nakalagay naman, tama naman eh. Pinalitan ko lang na mas medyo malaki. Ito, dalawa. Yan. Medyo malaki lang ng pinalit ko. Magkakabit lang tayo ng transformer na pang-testing natin para malaman natin kung magiging normal na siya. Ito yung discarte na ginawa ko or gagawin natin. Sa mga gustong gayahin, take note ha, sa mga newbie lang ito na gustong gayahin. Sa mga master dyan eh, basic na lang sa kanila ito. Ito yung discarte ko pag nagtutroubleshoot ako na wala sa casing, meron ako yung strong transformer. Kanto 502. 34.5 yung supply. Tapos meron ganito kapasitor. Pang testing lang, ulitin ko. Ito, pang testing ko lagi ito. Latuwing kwan naman sa vlog ko, nakikita naman eh. Meron akong ganito eh. Para matroubleshoot. Ganyan ang gagawin nyo. Yan, inject nyo dyan. Negative, positive, and then ground dito. Yan, malaman na yan. Pwede na kayo magsukat dyan kung normal na yung voltahe or hindi. Ayun, gamit muna tayo ng bulb. Teka lang, yung bulb ko wala pa ito. Ayan. Nakaon na yung bulb natin. Sukat tayo ng voltahe sa may bias niya. Ito. Ano, hindi baliktad. Kasi tuwing sahalang ko baliktad eh. Ayun, oh. Hindi siya baliktad. Ayan, nasa almost 0.25. Halos mag 0.25.
Medyo mababa yan kasi yung supply is mababa. 34 lang eh. Ito. Ayan oh. Tapos, kailangan pumareyas sa may kabila. Teka lang, baliin ko lang tong transistor. Ayan. Nakatago eh. Ayan, ito. Sensya na magalaw yung camera natin. O yan, pares na parehas oh. Ayan. Okay natin. Ayan, tapos dito, okay na rin to. Nampantay na tong bulta eh. Audio na lang kulang dito. Muna natin lagyan ng audio. Ito ah. Ito, may kinapit na akong speaker. Hindi tayo dumaan sa may relay. Yan, dito. Hindi tayo dumaan dyan. Kasi hindi magre-relay yan kasi walang supply ng kapuntang relay. Magre-rekta muna tayo. Yan, yung malaking guhit na yan, normal kapal na guhit na yan. Yan, makarekta dito sa kabila. Yan yung emitter niya. Speaker out yan. Yan. Yan muna tayo magre-rekta. Tapos, siyempre, ground. Kung alin yung linya dyan, kung saan yung linya dyan is, baybayin mo lang. Yan, ground din to dito. Ngayon, para malaman natin kung may audio yan, kalabitin natin itong signal nito. Itong tatlong pin nito, ito. Yan, tatlo. Isa, ground, gitna. Tapos yung dalawa niyan is, nakaparallel lang yan. Ngayon, una natin. Yan, nakauna. Pakinggan nyo. Kaya kalabitin ko to. Okay, ba, marinig nyo. Yan, may audio na yan. Kasi nga, normal na yung biasing niya. Lagyan muna natin ng laptop para mas marinig nyo ng maayos. So ngayon guys, nagkabit na ako ng audio source. Yan, sa mga gustong guyain, ganito lang yung diskarte ko dyan. Napin nyo lang naman yung audio nyan eh, audio input, yan. Ito, yung in, tapos ground. Yan, pinagsama ko na. Wala tayong control. Wala tayong control nito. Rekta to. Rekta to sa may laptop natin. Yan, ito to. Yan, bahala na. Yan, nakakabit na. Try natin. So, naka-on na yung bulb natin. Ito, wala. Pag on ko nito or pag play ko nito is antar na to agad kung may audio na. Bahala na. Walang volume to eh. So, yan oh. Antar na yan ah. Sabihin nyo eh. Yan oh. Yan. Antar na. Okay na to. Ibig sabihin, okay na. Wala naman totally itong problema. Yung kabilang channel na siguro yung bugbog dyan. Ito naman, bali ipipix bias lang. Yung nga sabi ko kanina na kaya ito yung inuna ko para makakuha tayo ng tamang idea. Yan. Ayun, okay na ito. Yung kabila naman ulit. Ito na yung pangalawang board. Ito, ito yung palatandaan na pangalawa kasi ito nakabaliktad. Oh. Tapos, may mga ni-repair pa ako kasi nung kinabitan ko, hindi yung sinubok ko. Wala, ayaw pa rin yung kwan, tabingi pa rin yung bias niya. Kabila, wala. Kasi, yung isa pa palang transistor, kalimutan na hindi ko na, ito to. Yan, huli ko na silip, biyak na nga pala oh. Dito banda yan, dito do. Yan. Bali, dalawang transistor pala sira. Dito na side, and then, dito. Value niyan, parehas 551. 551 din to. Ayun, napalitan na yan. Nakakabitan na supply. Para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Oh, ayan. Naka-on na. Kalin niya. Pasukat tayo. Okay. Ika lang ha. Ayan dito. Oh, ayan, 0.25. Ayan. Pensya na kayo ha, maingay. Ayan. Ano si ilaw yata yung ilaw. Pag hindi ko lagyan ng ilaw kasi, teka lang. Ayan, walang ilaw. Ayan, kailangan pumantay sa may kabila. Ito kabila na to ah. Ito. Ayan. O. Pantay na kanina, tabingi. Mataas yung kabila. Yung kabila, wala. Ayan. Ngayon, okay na yung bias niya. Maglalagay lang ulit tayo ng audio source and then speaker. Oh, stay tuned lang muna. Nakakabit na natin yung speaker natin. Isang sub lang ito, yung nakakabit dito. Dating gawin, katulad ng ginawa ko sa
kanina, yung ito, isang board na ito, yung channel B. Yan, lagyan ni sir ng tanda eh. Yan, makakabit na yung speaker. Tapos, yung input source natin is ito, yung audio source is ganito. Yan, dito pa rin yan. Tapos ground, tapos laptop. Wala yung control. Pag play natin ng music, music is automatic na naka-full volume agad dyan. Yan, nakauna. Yan o. Normal na yung tunog, di ba? Wala na tayong pipitin na volume, nakarikta na eh. Wala ring relay. So yan. Okay na. Tayo na natin. Yan, hanggang sa malusaw yung tunog niyan dahil wala siyang relay. Hanggang sa maubos yung supply. Okay na to. Normal na yung tunog niya eh. Tapos, ang kuha na lang dito sa may power supply. Pero yung power supply yan, walang problema yan. Kulang na lang dyan is fuse na lang. Hindi rin naman natin matesting yan dahil walang kable. Pinadala ni sir yung supply pero walang kable. Bali, papalitan ko na lang ng fuse yan. Hindi, okay na yan. Kasi tama naman yung nilip ko eh. Tama naman yung pag-cutting ng fuse eh. Paglagay ng fuse is tama naman. So, yan lang. Sir from Quezon. Quezon province pa to eh. Okay na yung dalawang board na pinadala mo sa akin. Board ng Ace na CE3 na common lang sa pares lang ng board ng LX10, LX20. Yan. And tapos i-recap natin yung ginawa natin. Sa mga hindi nakapanood ng live ko nandun sa bahay, sira yung isang pares na output kaya pumuputok yung fuse. Hindi nila nahuli ni sir yun. Tapos baliktad. Baliktad itong 669. Dapat pag ganun yan, palabas. I-inform ko lang kasi sir yan. I-kuha ko lang sa kanya. Paalala ko lang na kapag maglagay sila ng tornilyo dyan is lagyan nila ng meka na hindi kailangan sumayad yung bakal na yan sa tornilyo. Kasi tatagos dun sa may bakal yun, sa may sink is ground. Puputok yan. Tapos ano ba bang ginawa natin? Yun, ito. Sira yung block eh. Ito. Hindi ko rin napansin. Sira pala ito. Sira yung dalawa na yan, open yan. Tapos, ito sa may mga, sa preamp nya, 551, sira yan. So, yan lang, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na to. Yan. Sana, pasensya na, nagiging puro kwento na lang ginawa ko kasi nga, na-trouble ko na agad dun sa baybay ito eh. Kahit pa paano eh, may makuha pa rin naman kayong aral dito or diskarte dito kahit na ganitong sistema lang. Yan o, yan lang ginagamit ko, 5 buto lang. So, yan lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Laguna, 24/7. Sa mga gusto magpapagawa, along sa Oyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media natin, Facebook page, sa mga hindi pa nakapag-follow, pakipollow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.